Finally, Kaundago, tapos na ang bahay ni Tatay Manuel at napakaganda ito. Sirang bahay, ito ang luma at sira-sirang bahay ni Tatay Manuel. Butas ang bubong, marupok na ang kahoy at delikado ng tirahan pa. Naalala niyo pa ba ang pinapili ko sa Tatay Manuel ng pera o bahay? At ang kanyang napili ay bahay kubo. At kinabukasan niya, hindi na ako nagdalawang isip, naganap agad tayo ng ready-made na bahay kubo. Subalit, papunta pa lang tayo ay sinalubong na tayo ng malakas na ulan. Pero hindi tayo nagpapigil sa malakas na buhos ng ulan at nagpatuloy pa rin tayo sa paghahanap. At finally ay nakita na rin natin at nahanap na rin natin ang bahay kubo na bibilin natin para kay Tate Manuel. Hindi pa sapat ang ating perang pambili, Kaundago, pero nagdown na tayo ng 2,000. By faith, mabubuo rin natin ito at mabibili rin natin ang bahay kubong pinapangarap ni Tatay Manuel at makakalipat na siya bago magpasko. At dahil masikip ang kalsada, Kaundago, papunta doon sa bahay nila tatay at hindi magkasya ang bahay na gawa na, minarapat na lang namin ito na doon na lang i-assemble sa lugar ni tatay. Finally, Kaundago, kalipas ng isang oras ay narating na rin natin ang lugar kung saan nakatira si Tatay Manuel. At ayan, isa-isa na nilang binababa yung mga materials na gagawing bahay kubo ni tatay. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa, Kaundago, at walang sinayang na oras at agad-agad ay numpisa na natin ito. At habang ginagawa nga ang bahay kubo ni Tatay Manuel, hindi may pinta ang galak at kasiyahan sa kanyang mukha. Tuloy-tuloy na nga ang trabaho at minamadali na nga namin ito, Kaundago, para makalipat na si Tatay Manuel sa bago niyang bahay kubo bago magpasko. So ayan na nga, Kaundago, at naikabit na rin natin yung dingding ng kwarto ng kubo ni Tatay Manuel at susunod naman ay ang kanyang sala. As you can see, Kaundago, ito yung aerial view ng kwarto ni Tatay Manuel at sunod naman ay na-assemble, Kaundago, ay ang kanyang sala. At sa puntong ito, Kaundago, ang sunod naman na pinapanday ni Kuya ay ang magiging lababo ni Tatay Manuel. At sa sobrang bilis nga ng takbo ng oras, hindi namin namamalayan, alas 4:13 na pala ng hapon. So magre-resume na lang tayo nito bukas, Kaundago. At kinabukasan nga, Kaundago, as you can see, naikabit na nga yung bubong ng bahay kubo ni Tatay Manuel at napakaganda na ng bahay kubo niya. At sa parting ito naman ay ginagawa ni Kuya ang decoration. At ito naman si Kuya ay nagpi-finishing touch. Natanggal niya yung mga hibla-hibla ng mga kawayan. So pagkalipas nga niya ng Kaundago ay nagtimpla na si Kuya ng varnish at syempre binabarnisan na rin yung bagong bahay kubo ni Tatay Manuel para nang sa gayon may extra protection siya sa init at saka sa ulan. Pagkatapos nga nila itong barnisan, Kaundago, naglagay na rin si Kuya Michael ng used oil dito sa puting ng ating bahay kubo para hindi ito akyatin ng anay at saka langgam. Finally, Kaundago, tapos na ang bahay ni Tatay Manuel at napakaganda ito. Ayan, syempre papatuyin muna natin yung kanyang varnish at papasingawin yung kanyang amoy bago ito lipatan ni Tatay Manuel. Maraming salamat sa lahat ng ating mga followers, subscribers and mga sponsors natin, lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW na sumusuporta at nagpaabot ng pagmamahal kay Tatay Manuel. Yeah. Thank you. God bless.